Tayo. Ayong araw ho ng Sunday, ng Linggo, dahil sa mga mahalagang anunsyo po na abangan ng ating mga kapamilya. Importante nga anunsyo nga mahibaluan sa aton nga mga kauturan, di lamang diri sa may South Cotabato, pero sa may Upper Valley areas, mga kabanuhanan, Sangbanga, Surala, tumbaga na lang, tumbaga palihog. Tapos 4:16 na, mga taga Abu Dhabi, ang dami talaga, oh. Standby lamang mga kapamilya, special edition tayo ngayong Sunday, nasa linya na ho natin ang ating founder, Pastor Joel Apolinario, para ho sa mga mahalagang anunsyo at mga kailangan ho malaman ng ating mga kapamilya ngayong hapon na ito. Sa line number 1 tayo, oh. Sige, line number 1, si Pastor Joel Apolinario. Pastor, mayong hapon, magandang hapon ho sa inyo. Kumusta, founder? Oh. Kasi parang hindi ka nagpapahinga eh. Kahit Sunday o oh, nag-on air ka pa rin. Oo, kasi may pahinga ka pa ba? Oo, oh, hindi naman na araw-araw tayong nag-on board. Araw-araw yung ating pag-on board, pero naglaan tayo ng panahon na pa makapagpahinga. Okay. Oo. Tumatawag magkakaroon tayo ng official edition ngayon dahil sa mga isyu na dapat natin na bigyan ng pansin, unang-una sa lahat ng binabati natin, baka makalimutan mo kung binabati natin ang lahat ng mga members na dapat ng International Network Voices sana sa members ng Kapa and sa mga suking taga-Manila. Magandang hapon sa ating lahat. At ngayon, medyo kakaroon tayo ng special Sunday edition dahil doon sa mga issue na kung atin po yung hihimay-himayin, no? Lahat at i-analyze natin yung iba't-ibang mga issue na kailangan natin pag-usapan ngayon na sana'y mapigyan ng pansin ito at pagbigyan ko lang ng kaugulang pansin ito ngayon. Baka maraming mga taong maloko, no, sa parang madala ng kanilang, hindi naman siguro maloko, kundi yung madala ng kanilang emosyon dahil ako na may sumang-ayon dahil sabi ni Bong Encarnacion. Basta okay lang sa iyo na Bong, Bong pa rin yung pangalan ko, ha? Oo. Kaya mag-iba ka ng pangalan. Pero hindi. Kasi kung ina-analyze ko, ako sumang-ayon naman ako doon sa sinabi niyang hindi siya gagawa ng isang magiging kompetensya ng Kapa, no? Ako'y natutuwa doon sa kanyang desisyon na kaya nung una nag-on board ako at inaunsyo ko sa lahat ng mga members na yung kanyang sitwasyon is parang pastor lang siya ng ibang relihiyon at nagiging membro ng Kapa, ganun. Pero doon sa kanyang mga sinasabi na kung bagay parang parang hinihikayat niya yung mga members niya na maawa sa kanya dahil siya raw ay isinantabi ng Kapa. Oo, so yung mga ganun parang nagmamakaawa sa mga tao at parang nag-i-insinuate ng hindi magandang epekto doon sa kanyang mga membro na kung saan kaya nga nung una ayoko talaga ng mirong satellite system dahil gagawa sila
ng kani-kanilang mga forma para magkakaroon sila ng tinatawag na simpatiya doon sa kanilang mga member, at kung sakasakaling sila'y gagawa ng ibang panibagong grupo, yung simpatiya nila ay pupunta doon sa kanilang nag-lead sa kanya, dahil sila naman daw yung nakatulong, no? So binawala nila binaliwala nila yung tulong ng Kapa. Nakapa pa rin naman yung nagbibigay sa kanila ng tulong dahil doon sa tinatawag na simpatiya ng kanilang leader, no? Na kung ate pong tatanungin, sa akin lang, si Bong Encarnacion ay naging satellite ng Kapa, na kung saan under siya ni John Blanco. John Blanco. Arvin Malasa. Arvin Malasa, John Blanco. So, yes. Under siya doon, pero marami siyang ginagawang ibang programa iba sa Kapa, no? Ginawa niyang frontline yung Kapa, at nagkakaroon siya ng iba't ibang mga iba't ibang mga pamamaraan niya, programa. At sabi ko na wag kang gagawa ng ganon. Sinabihan ko si Joe na sana naman masabihan mo na wag gagawa ng ganon, dahil kalaunan may gagawin naman tayo na parang ganon, magiging kompetensya na. So kung kapa lang talaga, pero hindi pa rin siya na ganon, hindi pa rin siya yung tumupad doon sa usapan, no, ni John Blanco, dahil sinabi ko na ano mo yun, sa pagsabihan mo yun, dahil hindi yan ano. Kaya ngayon, nung bumili sila ng paaralan, bumili sila ng paaralan dyan, hindi nila ako in-inform, no? Walang information galing sa akin. So sabi ko, hindi maganda itong magkakaroon sila ng pansariling desisyon na bibili ng paaralan, yung binili na pera sa Kapa. O, di ba? Tapos ngayon, ang nangyari, hindi naman sila sumangguni sa akin na bibili ng paaralan. Tingnan mo yung ating mga paaralan na bili. So, yung mga tao na mga members din natin ang nakikinabang, dahil ang income noon ay magiging income ng Kapa. So, yung kanilang binili, hindi yan magiging income ng Kapa, kundi magiging income ng member nila. Oh, yun yung nangyari. 2 million yun. Saan kinuha yung pera? Oh, di ba sa Kapa? Oo. Oh, bumili ng kanyang istasyonan, yung station niya ngayon. So, wala pa rin. Hindi pa rin yan supposed to be. Ang binili yan, pera niyan sa Kapa. Supposed to be, Kapa pa rin ang magmamayari dyan. Pero yung pera na binili nila, hindi ko naman sana ito sasabihin. Pero tinitingnan ko yung anggulo sa dating ng kanyang pananalita doon sa palagi niyang pag-onboard. Humihikayat siya ng mga membro niya na parang ang simpatiya ay kukunin para doon sa kanya. Hindi naman ako nagsasalita laban sa kanya. Nung una kong pag-broadcast, sabi ko, sige, ganito na lang yun. At hindi ko na, ito pa. Doon sa inventory. Doon sa inventory, napaka problematic ang mga records. Boy. No? Problematic ang mga records na hindi ko na lang sasabihin. Pero meron talagang problema na kung kaya ito yung magiging dahilan na hindi ko na gagawing magkaroon pa ng satellite, dahil gagawa talaga ito ng kakaibang or kakabalaghan, no? Kababalaghan. Kaya yun nangyari. Talagang may nangyaring kababalaghan, kumbaga. Oo. So yun yung nagiging ano ko doon sa kay Bong na sige, stop na lang natin yan at doon na lang kayo. O tingnan mo, sa nawalang pera dyan, no? Meron talagang nawalang pera. Ngayon, ang ginawa ko, hindi ko na pinabayad si Bong. Hindi ko na pinabayad yan. Ina-absorb ko lahat mga membro niya doon sa Kapa. Hindi ko na hinanap yung nawalang pera. Meron
Kaya nagkakaroon ng audit. Sabi niya, kumpleto yung records niya. Kumpleto nga yung records, ang pera. Asan? Nasaan? Oo, hindi kumpleto. Parang ganyan. Hindi kumpleto. Mm-hmm. Oo, nagkakaroon ng records, pero mayroong kababalaghan yung nakikita ko doon. So, sabi ko, okay, wag na. Hindi na natin yan pakialaman. Okay na yan. Mm-hmm. Ngayon, nang nakikinig ako doon sa broadcast niya, mm-hmm, parang nagkakaroon ng underground. Uy. Oo, parang naghihingi ng simpatiya na kung siya raw inano ng Kapa, isinantabi ng Kapa, na wala man, parang nagmakaawa doon sa kanyang mga members. Mm-hmm. Isabi ko, yung mga members mo, hindi mo yan membro, membro ko yan. Mm-hmm. Diba? Dahil ikaw ay nagiging in charge lang dyan, OIC nga eh, satellite OIC yan, ni John Blanco. Yes. So, nagiging in charge siya dyan. So, wala naman kaming problema patungkol dyan. Pero ngayon, nakikita ko, ay halimbawa ngayon, ito namang dalawa. Mm. Itong si Angelo at saka si ano? Si Jet. Si Jet Trama. Angelo and Jet. Itong dalawang ito. Napakabait ng mga taong ito. Mm. Napakabait. Pero pag nung nagkaroon na sila ng ugnayan ni Bong Encarnacion, nagiging sumama na yung mga pag-uugali ng dalawang ito. Kaya ngayon, ang sinabi ko, lahat ng mga OFW, sana naman, huwag kayong magbigay ng pera doon kay Jet Rama. No, kahit hindi ko naman sila sinabihan na mangulikta kayo ng mga donasyon para sa ating bayanihan. Pero nangungulikta sila. No? So sabi ko, yun ang nagiging problema. Ano yung nagiging problema? Dahil wala akong sinabi na mangulikta kayo ng pera. Manghingi kayo ng pera sa ating mga OFWs para sa ating bayanihan. Ang sinabi ko lang na kung dyan sa ano sa Alabil, pag wala kayong ano, hindi kayo makapagpunta doon, so pwede kayong pupunta doon at magbigay ng ano, kahit ano lang pagkain, yung may tulong. Oo. Oo. Yung sinabi ko pang binignit, yung ganon. Oo, yung kakanin, ano, kakanin. Oh, kakanin yung sinabi kong ganun. Pilo-pilo. So, magluto kayo doon. At saka, kamuti sa akin. Yun lang naman. Naalala ko rin yun. Hindi mangungulikta ng pera doon sa ating OFW para igawa. Ngayon, nasaan na yung pera ninyo na binigay? Diba? So, kaya, ito, napaka, hindi, wala akong masasabi dito sa dalawang ito. Napakabait ng mga taong ito. Sayang lang. No, sayang lang na nahawa doon sa yung mga pag-uugaling hindi maganda, no? So sana sa mga members ng Kapa, sa lahat ng mga OFW, huwag kayong magkakaroon ng transaksyon sa dalawang ito, itong si Angelo at saka si Trama, no? Kasi ano yan, may underground yan na kunwari, ano sila sa Kapa, ginagamit yung Kapa para yung ating OFW maging ano sa kanila, yung tinatawag na clause, no? Tapos gagamitin sa ibang transaction kasi meron silang front line na yung networking nila. So, kung networking lang yun, hindi yun, walang kaugnayan ang Kapa doon. No, walang kaugnayan ang Kapa doon sa lahat ng mga members ng Kapa, walang kaugnayan ang ano doon. So, yung mga members ni Bong Encarnacion na membro ng Kapa, ito naman, hindi naman, wala naman talaga itong grupo, di ba? Ngayon lang ito nagkakagrupo dahil sa Kapa. Makikita po natin, nabuo niya yung grupo niya dahil sa Kapa. At ngayon, tinuruan niya yung mga members niya na parang medyo magkakaroon ng masamang loob dito sa akin. Mm-hmm. Dahil daw nung una ako dahil nagtatago, siya daw yung napuntahan ng mga tao. Dahil naman yun sa fans club niya, ginawa niya yun, di ba? Pero kung titingnan natin, may mga anggulo doon na yung mga members ng Kapa pina-charge niya doon sa kanyang club. Hindi ko naman siya binawalan nung fans club niya. Okay naman, kanya yan, huwag mo lang gamitin yung Kapa para doon sa kapakanan ng yung fans club. Yun lang naman yun ang sa akin. At yung mga records naman, no, yung na-audit na, no, so sabi ko, sige, huwag na lang, okay na ito, wala ng problema to. Pero, hindi ko napapayaga na
lalaki pa ang mga problemang ito. Eh, ligid sa kaalaman, no, hindi naman hindi doon sa mga taga-Kidapawan, kung titingnan natin, o diba, nakabili si buong inkarnasyon ng paralan. Ngayon, sabi doon, nakapag-down lang daw ng 2 million. Saan sila kumuha ng 2 million? Di ba sa Kapa pa rin? Kung sa Kapa ka kumuha ng pera ng 2 million, bakit hindi ka nagsabi sa akin, nag-inform sa akin na bibili pa, ka pala ng ano? Kasi yes, kung bibili ka ng paaralan mo, hindi mo yan paaralan. Paaralan yan ng Kapa. Na kung saan, ang makinabang niyan, yung mga members ng Kapa. Bumili ka. Hindi ka naman nagsasabi na meron naman tayo mga ando naman ako, pwede mo naman akong tawagan, nakabibili ako ng ganon. Dapat hindi mo gagamitin yung Kapa para sa inyong kapakanan. Yun lang naman ang sa akin. Pero kung i-analyze mo lahat yung mga tingnan, nag-onboard sa radyo, parang nagmamakaawa na inaapi ko raw siya, na ganito yung nangyari sa kanya. Sana naman wala na. Yun.